Iniling ng Health Department o Department of Health kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig pa ng State of Calamity sa Pilipinas. Ito'y sarap ng pagtatapos ng naturang deklarasyon sa December 31 at kabiguan na mapagtibay ang panukalang pagkakaroon ng Philippine Centers for Disease Prevention and Control. Ang kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, isang memorandum ang kanilang isinumite sa Office of the President para ipaliwanag ang mga dahilan sa paghingi ng extension at mga option na maaring gawin. Matatandaang iniligay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pilipinas sa State of Calamity hanggang September 22 para mapabilis ang pag-responde sa COVID-19. Pinalawig naman ito ni Pangulong Marcos Jr. hanggang sa katapusan ng 2022 batay na rin sa recommendation ng NDRRMC. Mahigit 7,000 OFWs na tulungang makauwi ng Pilipinas mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon ayon sa DFA. At kaugnay dyan, makakasama natin si DFA Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, sa mahigit po. Sa mahigit na 7,000 OFWs na repatriate. Sa mga bansa galing ang karamihan po sa kanila? Karamihan po ay galing Saudi Arabia sa Kuwait. Meron din mga na-repatriate sa ibang mga lugar na hindi naman maraming Pilipinos, pero dahil sa sitwasyon lokal, kailangan mauwi. Kasama din yung Sri Lanka, mga 300 na uwi natin. No? So patuloy pa rin ang mga ating repatriation program. Hindi lahat ng umuwi ng mga Pilipinos nare-repatriate dahil sa emergency. Yung iba kasi, tumakas sa amo, tapos walang trabaho, kaya kailangan ayusin ng embahada, ng deportation, ng welfare officer, na magkaroon sila ng exit permit. Tapos, minsan, kami na nagbabayad ng repatriation flight ng mismong flight mismo. Pilipino lang naman. In fact, yun ang unang trip ko sa Kuwait noong Agosto, nagkala kami ng 300. Yung COA rin, meron din sila sariling project about that. Opo. Anong mga paraan at ginamit o ginawa ng DFA, USEC, para at least matulungan makauwi ang ating mga OFWs na na-repatriate? Sa DFA, ang ginatawag na Assistance to Nationals Fund, ito yung pondo na ginagamit, na ginagastos, ginagamit ng DFA para bayaran ang mga minsan mga penalty, kasi minsan sinacharge na ng penalty or exit fee para makalabas ng bansang yun. Ito yung mga nasa Middle East countries, no? Kung hihintayin pa natin yan, yung pamilya magbayad, yung tatagal-tagal ng makauwi, yung gusto namin, within a few weeks or maximum, one month, makauwi na, no? So, isa yung parang. Pangalawa, syempre, yung ating mga officials ng embahada o ng konsulado, magkikipag-inayin sa mga local authorities para makuha yung nire-require na exit permit. So, success naman tayo. Yung Kuwait nag-cooperate sa atin po dyan. Opo. May mga Pilipino pa bang naghihintay naman na ma-repatriate bago matapos ng taon, Yusek? Opo. Pero ito po yung mga hindi sa Middle East. May konti po sa Middle East, pero automatic na yan kasi regularly may inuwi tayong mga Pilipino. Ang mga pinagtatrabaho natin ngayon, yung mga victims ng illegal trafficking, meron tayong a few hundred, no, sa iba't ibang mga bayan sa Southeast Asia. Mga pinangakuan ng trabaho bilang, kunyari, data encoder. Yung pala, pagdating doon, hindi data encoder. Ginagawang pogo, illegal scammers, ganyan. Tapos minsan, sinasaktan kung hindi sila nakakuha ng kliyente. So, we have a few of those, more than 100, sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Kaya kung pwede po, nanawagan po kami sa ating mga kababayan, na gumamit ng tamang recruitment process, no, dumaan sa POEA para lalo po mabigyan ng protection, mas mapabilis yung inyong pag-uwi kung kailangan. May tanong po si Mark Salazar ng GMA News. Ang kanyang tanong, Yusek, reportedly, the trend among Pinoy nurses, marami ang kumukuha ng caregiving jobs abroad. Mas madali daw makakuha ng trabaho kaysa mag-apply bilang nurse. Paki-confirm daw po kung may trend na ngang ganito.
depende yan sa matalang mga bansang ganun ang trend, pero worldwide, hindi pa namin nakikita yung trend yan. May follow-up question si Mark Salazar ng GMA News pa rin, USEC. How many deployment per year pa rin ang cap natin for nurses? At reaksyon nyo sa fact that nurses here really are neglected kaya umaalis sila ng Pilipinas? Ganun po. Wala naman tayong cap, no? Pinag-decision naman kaya ng Department of Migrant Workers. This is a POE matter. So, we will defer to them, no, about this. Sa ibang usapin naman, USEC, ano ang masasabi ninyo sa overall performance ng inyong tanggapan? Well, sa dinalag namin, kunyari po, minarisip akong text message ngayon sa Pilipina na salamat po, nakikinig po kayo sa aming hinahin, sa aming mantari. So, I would say, based on the performance rating sa mga kabayan, we are quite satisfied. No? However, we can always improve. Laging dapat isipin na pwede pang ma-improve lalo. Kaya gagawin namin yan for 2023. Mm-hmm. Ano mga programa, proyekto ang masasabi ninyong major accomplishments ng inyong opisina? Ang major accomplishments ng aming opisina, yung pinatang natin Legal Assistance Fund. Yung pagbibigyan ng legal assistance sa ating mga kababayan. Kasi meron tayong, kung napansin nyo, no? Meron tayong mga kinakasuhan sa abroad. Pero tuloy-tuloy, itong taon walang na-execute na Pilipino. Meron tayong mga Pilipino sa death row, halimbawa. So, dahil sa ating mga pakipusap sa local government, sa minsan president to president, pinagawa yan, walang death penalty yung Pilipino this year. So, isa yun. Pangalawa, yung sa Ukraine earlier this year, walang nasaktan na Pilipino. Nagkagera sa Ukraine, na uwi namin yung iba, or natulungan tumawin papuntang ibang countries ng Europe. May mga sitio sa Ukraine, hindi makalis sa kanilang sa dagat, no? Dahil inuhold ng authorities, naayosin namin po yan. So, that's a major accomplishment. Alinawan sa mga programa ninyo ang talagang pinaka nahirapan kayo at ano pa yung ibang mga challenges na inyo pong hinaharap sa taong ito? Sabi ko po, yung problema ngayon yung illegal recruitment kasi may mga bansa, kanyari sa Laos, sa Cambodia, tumutulong yung local officials sa atin para ma-rescue mga kababayan natin na biktima ng illegal trafficking. Sa mga ibang sitwasyon kasi yung Katmadaw, nakontrolado yung buong Myanmar. Doon pa sa border ng Thailand yung major problem. Kasi nandun yung mga illegal operations. So, less than 100 sila, pero tumutulong ang Senado dyan, napakasalamat nyo po yung Senado Contiveros, at sa iba na Senado Padilla na nagbigay ng ina. At of course, we're working through and as well, para ma-rescue sila. Yun ang challenge ngayon. Okay. Ano po mga programa o proyekto na inyong opisina ang sa tingin nyo ay dapat mas paigtingin pa o pagtuunan ng pansin sa susunod na taon? Sir? Ang kailangan na rin, hindi lang ito DFA issue pero buong government, entire government approach, pag umuwi na yung Pilipino, paano sila may reintegrate? Meron tayong reintegration center, no? Paano sila pigyan? Kabang nakikipag-usap kami with OWA at BMW about that. Pero, para lang sa mga repatriate na Pilipino, para siguradong nagtitiyak nila na meron trabaho para sa kanila dito. Yun, kailangan pang bigyan ng pansin. May mga bago proyekto o programa ba kayong nakalatag na o pinaplano pa, USEC, para sa susunod na taon? Ano-ano po ito? Ginagawa namin ngayon, kasi yung statistics namin based on numbers ng Filipinos, puro estimates po yan. Kailangan natin doon mas accurate kaya for the next year, meron kami tinatawag na mapping missions. Inutisa na namin itong quarter, no? Pero next year, tuloy-tuloy yan, mapping, meaning mga officialis ng BPA,
maaaring BMW sa with the help of our embassies, pupuntusan mga iba't mga sulok na nagbansa, ipunot, makikipag-usap sa local Filipino committee leaders para magkaroon ng mas accurate number of Filipinos abroad. Kasi hindi lang ng Filipinos abroad, migrant workers, yung iba, immigrants, yung iba, asawang lokal. So yun ang aming major project this year na ma-improve yung aming numbers na ng mga kababayan natin abroad na improve ng ating statistics. Opo, mensahe na lang o paalala sa ating mga kababayan, Yusek? Paalala lang, nandito po kami kung may problema, huwag kayo mag-unik, kaya kayo pumunta sa BMW, kung kayo OWA member, no? Kung sila OWA member, or sa aming office, aming tanggapan sa DFA 2330 Ross Boulevard, kung may kamag-anak kayo na nangangailangan ng assistance. At pangalawa, kung sinabi ko, dumaan palagi sa proseso para mas magaling na matunungan kayo. Kasi pag mabiktima kayo ng illegal trafficking, mahirap po yun. So, ingat po and happy holidays to us. Opo. Okay. Happy New Year din kay sa inyong may bahay, si Philippine Ambassador to Seoul sa South Korea, si Ambassador Tess Dizon de Vega. Siya nanunod din ngayon. Okay. Hello, ma'am, dyan sa Seoul, sa South Korea. Alright. Happy New Year, sir. Okay. Buli ay ating nakapanayam si DFA Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo Jose De Vega. Maraming salamat, Yusek.